Hello guys, welcome to my channel. Bili mo ako, may share ako sa inyo guys mga kadalasang sira ng electric fan. And guys, disclaimer lang po, correct me if I'm wrong. Sana po ay may matutunan kayo sa aking video. Kung may matutunan kayo guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. Yun guys, magsisimula na tayo sa ating tutorial. Nagiging sira ng electric fan natin at kung ano nagiging sintomas nito. Sana makapulot kayo ng kaalaman dito sa aking video at makatulong ito sa inyong paggawa, lalo na po sa mga baguhan po na gaya rin po natin na kailangan pang marami pang matutunan. Share ko lang po sa inyong mga experience ko para matuto rin kayo at maging gabay sa inyong paggawa. Ngayon, sisimula na tayo guys. Simula tayo sa kapasitor. Yung kapasitor guys, kadalasang sintomas nito guys, mabagal yung ikot ng pan natin kahit naka number 3 na. Sa 1 halos ayaw na umikot. At ang isa pang senyalis nito guys, yung motor natin umuugong lang. Ayun guys, yung sa may kapasitor. Sunod natin itong shaft. Kadalasang nasisira to guys dahil nawawala na yung dulas ng langis o yung friction. Ang nagiging sanhi nung pagkayod ng shaft sa bushing. Kaya dapat always check natin yung bulak sa loob sa may bushing na lagi siyang basa para hindi ka agad maging sanhi ito ng pagkasira ng shaft natin. Dapat laging madulas yung ating shaft at bushing para hindi ito masira at lumuwag agad. Ayun yung dahilan kung bakit nasisira agad yung shaft natin. Pero katagalan talaga guys, sa tagal po ng ikot nito kahit may langis guys, na hindi natin nasasabing hindi siya tumatama doon kasi guys, parehas bakal yun guys, nagpapadulas lang yung langis pero sa katagalan nagagasgas din siya pero mas matagal siya kung may langis yung shaft natin at bushing. Yun guys, tsaka yung lumuluwag siya. Kapag yung shaft natin ay binaklas natin to at may sumasabit na sa ating kuko, pag ginanto natin siya guys. Ayan. At tumatalon na yung kuko natin. Ibig sabihin, palitin na yung shafting natin na pag nagpalit kayo nun guys, isama nyo na yung bushing dahil sigurado guys, may tama na rin yung bushing nun. Ayan guys, ganun yung nagiging sira ng shafting. Tsaka pag in-up and down mo to guys, may play siya. Ito katulad dito guys, wala tong play. Ibig sabihin, good to. Yung bushing at shafting niya, good. At diretso naman tayo dito. Ayan guys, dito naman tayo ngayon sa gearbox. Usually guys, pag visual check nyo siya guys, may kita nyo kagad yung sira. Minsan may crack ito guys. Minsan putol dito. Ayan, putol dyan. Itong ano nya guys, yung mga gear nya sa loob, maluluwag na. Parang gamit na siya guys, kaya tumatalo na. Tug-tug guys. Yun guys, dagdag ko lang yung sa gearbox natin. Pag nagbaklas tayo nito, minsan hindi natin naigpitan ng todo yung tornilyo dito kaya nalalaglag to guys. Saka pabalik-balik niya, nalalaglag yan guys. Kaya minsan, nag-steady na lang siya yung pala, nalaglag na yung tornilyo natin. Ayun, check din natin yun guys kapag hindi na nag-swing yung electric pan natin. Sira din dito guys, kadalasan po ay yung thermal fuse. Ipapakita ko dito guys, yung thermal fuse kung ano yung tsura. Yung ibang mga gumagawa guys, gina-jumper nila yun guys para mapaikot yung motor. Pero mas maganda, mas safe, palitan natin thermal fuse. Tapos itong motor guys, nasisira din tong stator natin. Katagalan. Ano pa bang pwedeng natin dito? Malapit na itong masira guys, yung amoy ng winding natin, amoy sulog na. Yun. Yun guys, salamat sa inyong panonood.
Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. Salamat po.